Let's move on now to the ICC. Former Senator Antonio Trillanes claimed that the ICC probers are expected to issue that warrant against you. And you replied to him. You said, bring it on, right? He claims that the warrant will be issued by June or July. That's already like 2 months from now. Sabihan mo si Trillanes na pag maglabas yung warrant na yan, since hindi mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas, walang pulis na mag-implement ang warrant na yan, siya mag-implement. Puntahan niya ako, implement niya sa akin yung warrant na yan. Bilisan niya, sabihan mo, bilisan niya. Do you still fear the ICC? I remember I interviewed you before and you said, syempre, natatakot ako sa ICC, ayoko makulong at di ko na makikita ang mga apo ko. Yun ang sinabi niyo noon. Oh. At this point, what action do you plan to take if a warrant is issued? You don't have to pray my action, Karen. Hindi ko sabihin sa iyo anong gagawin ko. Pero magtatago ba kayo? Magiging Arnie Tevez ba kayo, sir? We have to cross the bridge when we get there. Tingnan natin. Oo. Tingnan natin. Kasi si Arnie Tevez nagtago. Congressman yon. Si Pastor Apollo Quiboloy, eto ngayon, nagtatago. Bakit ako magtatago kung hindi mag-cooperate yung ating bansa? Sino ICC huhuli sa akin kung hindi mag-cooperate ang ating bansa? May police bang ICC na mag-implement ng warrant nila dito sa ating bansa? Sabi nga ng ating Pangulo na wala silang jurisdiction sa atin. So sino ngayon ang mag-implement niya? Si Trillanes? Papunta mo si Trillanes sa akin. Ipaserve mo sa kanya. Tingnan natin. All right. Okay. Now, former Senator Antonio Trillanes also claims there are some active members of the PNP who are recruiting members to take part in an ouster plot against President Marcos Jr. So he says active police senior officials, former police officials, mostly from Davao daw, the Davao group, and a retired PNP chief. Do you have any information? Have you heard of such a thing? Sabihin mo, yung sabihin mo si Trillanes na yung former PNP chief na kinausap niya, baka mabugbog pa siya noon nung former PNP chief na yun, galit na yun sa kanya. sabi nga ng Bisaya, bot-bot. Alam mo yung bot-bot? Ano po yun? Bot-bot. Yung parang kasinungalingan ba? Parang kasinungalingan. Sige lang. So, nakausap mo, alam mo, I don't want to ayaw kong patulan yung mga kwan niya kasi naghahanap lang ng atensyon yung tao na yan. Eh, bakit ko siya papatulan? Naghahanap lang ng atensyon yan. Hayaan mo siya. Sige, paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Wala namang nangyari. Sige, hintayin natin kung may mangyari. Then, bring it on! Mr. Trillanes, bring it on! The narrative that's coming out is that there's a faction, a war, with the Duterte group and the Marcos group. So that's why you have these stories of an alleged ouster plot led by the Davao group. Pakisabi kay Trillanes, if he is a destabilizer, huwag po ako. Kung siya ay nagpapagamit sa kanyang political party noon para siraan yung mga kalaban na sa politika, like President Duterte, siniraan nila ng husto. Hindi po ako yan. Hindi po ganong personality ko. I am not an attack dog, Mr. Trillanes. Pasensya na. Hindi kita gagayahin. At hindi ka dapat gagayahin. Kasi yung ginagawa mo ay hindi maganda. Hindi po ako destabilizer. Kung siya ay nagkukudita, ako hindi po ako nagkukudita.